Hi mga mommies! So today, kailangan natin ng graham crackers. Ayan, dalawa po yung binili ko. Tapos, ayan is angel creme densada. Ayan, dalawa rin. At angel's all-purpose cream. So first time ko pong gagamit niyan. Dalawa rin. And mango. I have 1 kilo po ng mangga. Ayan, hinog na mangga. For sure matamis yan. Okay, so gawa tayo ng graham float. Mango graham float. So first, kailangan nating maglagay ng ating, ayan, gloves. Ang hirap pong maglagay ng gloves. Ang laki ng mga kamay. Medyo nahirapan tayong maglagay ng gloves dyan. Ayan, okay. So first po na gagawin is of course, balatan natin at hiwain natin yung mga mangga. So nahugasan na po rin yan. Ayan, so babalatan lang po natin at ihiwain, tanggalin yung buto. Ayan. So ihiwalay ko yung buto, kakainin na lang po namin yung buto. Ayan. So there you go, hiwa lang po tayo at make sure lang na makuha nyo lahat yung laman. Ayan, tapos na po ang ating hiwaan. Okay, next naman na, after po nating hiwain ang ating mga mangga, Ayan, naglalagay po ulit ako ng gloves kasi tinanggal ko yung gloves kanina. Ayan, okay. So, ang gagawin po natin is slicein po natin ang pahaba yung mga mangga. Ayan, so slicein ko siya ng may balat. Ayan po. Tapos, dahil ma-feeling ako, try natin yung nagva-viral ngayon na gumamit sila ng cup. Ayan. Ng baso para tanggalin yung mangga. Medyo nahirapan po ako kasi first time ko yung gawin. At medyo, sabi nga nila, practice makes perfect. Hindi man perfect, pero pwede na rin. Diba? Medyo mahirap lang po siya sa umpisa kung first time yung gagawin. Tsaga-tsaga lang, mga kaibigan. Ayan. So, slice-slice muna tayo para minsanan yung pagtanggal natin. Okay, ayan na po siya. So, madali lang naman siya. Pero, syempre, minsan, kailangan mo pa rin ng tulong. Ayan. So, meron akong mangga na na-slice na na-slice. Umabot hanggang sa balat yung slice. Kaya, kailangan kong imano-manong tanggalin. Ayan. So far, so good naman. Totoo po siya na helpful. Mas madaling gawin. Compared sa nakasanayan nating balatan muna yung mangga. Tapos, slicein sa chopping board. Ito po is super easy na hack naman na ito. Diba? First time ko po siyang gagawin. Okay. So, dito po banda, nakalimutan kung i-hit yung record button. So, ang ginawa ko po dyan, yung na-slice na mangga kanina, yan, kumuha lang po ako ng konti at nilagay ko po dyan sa lalagyan. Yung naiwan po ng mga na-slice mango, nilagay ko muna sa freezer para lumamig ng konti. Okay, yan po. Ayan dyan, dinudurog ko po yung mangga para ihalo po natin sa ating liquid mixture. Ayan. So, eto na po yung all-purpose cream. So, pag sa akin po kasi, yung iba, freeze nila. Kasi ang purpose po nun, ibinibit po nila para dumami lalo or mag-double yung size. Pero sa akin po kasi, hindi ko po binibit. So, okay lang po na ganyan na siya. Okay? So, hindi ko na siya freeze, diretso na from bili, pahinga ng konti, tapos ayan na po siya. Okay? So, dalawang all-purpose cream. Yan. So, first time ko pong gagamit ng APC ng Angel. Okay. So, ayan po yung creme densada. So, bali, dinagdagan ko na siya ng cream kasi matamis po siya kung walang cream. Okay. So, nagtry ako last time ng for ourselves lang na gawa. Medyo matamis po siya kasi creme densada lang inilagay ko. Hindi ko dinagdagan ng cream. Kaya this time, dagdagan ko po siya ng cream para po tansyado at hindi masyadong matamis. Yan. So, okay. So, itong pangalawang angel creme densada nilalagay ko, medyo maliit yung butas na nabutas ko. Kaya medyo matagal pag lumabas yung laman. Yan. Tsagaan lang po tayo niyan. Okay. So, yan na po ang mga ingredients. So, yung mangga na na-diced or na hiwa-hiwa ng maliliit, tinagdaga ng dalawang all-purpose cream at dalawang creme densada. Nasa gilid po ang mga costing ko at kung magkano po yung bili ko sa mga yan.
Okay, so ayan na, ready na po tayo na maglagay sa ating mga lagayan. So, sampalan ko lang po kayo paano ako maglagay sa ating tubs. Ayan, so dalawang graham po. Okay, sa base. Tapos, maglalagay ako ng konting mangga na nahiwa para sa gitna. Ayan. Okay, so yung tubs po natin is 500 ml siya na tubs. Tapos, lalagyan ko po siya ng isa at kalahati na scoop minsan or isa lang. Ayan, tapos graham ulit. There you go. Tapos, dito po nakalimutan ko na dapat hindi na muna lagyan ng mangga. Dapat cream na muna para sa taas yung mangga. Ayan. So, makikita nyo po dyan sa video matatanggal. Tatanggalin ko po yung nilagay kong dalawang pirasong mangga para ipapaibabaw ko muna na lang siya sa cream. Ayan. Natanggal ko na po siya. Tapos, tinagdaan ko na rin yung cream at inispread ko yung cream evenly at saka dinisignan or nilagyan na po ng madaming mangga on top. Ayan. So, ganun po ako gumawa ng ating pang sale or pambentang mango graham float. Napakadali lang po siyang gawin. At kung masipag ka at marami kang friends, marami kang pa-order, ayan, pwede kang gumawa ng mas madami pa. So, ang total po ng nagawa ko dito na tubs is 9. At ang bentahan ko po is 80 pesos per tub. Okay? So, depende naman po rin yan sa inyo kung magkano nyo ibinibenta. Usually po, ang bentahan is nasa 90 to 100, 80 to 100, yan, or more. And so, 8 na lang yung natira dyan kasi alam nyo na, sinampulan natin yung isa. Pero binayaran ko yan para hindi po tayo lugi. So, parang patronize your own business ang datingan. Ayan po siya. At ayan po, meron po tayo natitirang 8 tubs. So ayan, gawin nyo rin po and konting pagkakakitaan. Thank you very much po ulit.